guys! Welcome back to my channel! For today's video guys, isi-share ko sa inyo yung grocery ko ngayong araw. So, kararating ko lang po, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga grocery ko na umabot po ng 20,000 plus. So, kung gusto mong malaman kung ano-anong mga ito, just keep on watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para like ang updated sa mga videos na isi-share ko. Ito guys, yung grocery namin. Ayan, bale. Bumili ako ng mga choco cesto and yung mga cesto. Ayan, yan. Ganyan po siya karami. Kasi nga po is, nag-wholesale po ako niyan. And ito guys, ayan. Bumili rin po ako ng Emperador Double Light Litro. Tapos, ayan pa yung ibang ito yung mga boxes. Ayan. So, bale, ang box ay 1, 2, 3, 4, 4 na. Bale, 5 box, guys. Ayan. And, ito. Bumili ako ng gin. So, ang gin ay 4 na box. So, ngayon, guys, buksan ko isa-isa yung box. Bale, marami akong nabili na may mga freebies, may mga promo. And, makikita nyo naman sa video na marami talaga silang pa-promo. So, ayun po yung grocery na pinupuntahan namin na medyo malayo-layo dito sa aming tindahan. So, kapag pumunta kami doon, kailangan talaga may budget ka. Malaki yung pamimili mo. Dahil, para hindi sayang yung pagpunta mo kasi nga malayo, malayo talaga yung grocery na yun dito. So, dalawa lang naman, bali yung ginagroceryhan namin na malapit po sa amin. And, yun nga, pangatlo, yun yung malayo talaga. As in, malayong-malayo. Pero, worth it naman guys kasi mura lang yung kanilang mga paninda. So, ito na nga, open ko na yung isang box. So, bumili ako guys ng bulak na binibenta ko ng 6 pesos each. Doon sa kanila is 3.75 ang puhunan. So, bumili ako ng 10 piraso. And itong malaki na to, itong 80 grams, ito ay binibenta ko ng 32 pesos. And ito naman na sumunod is binibenta ko ng 18 pesos. And bumili rin ako guys ng surf. Itong surf powder, super mabenta to dito sa amin. Ewan ko, parang ito lang kasi yung kalalanin ng powder. So, binibenta ko to ng 6 pesos lang. Sa iba talaga ang bintahan nito ay 7 pesos. Pero dito sa amin, 6 pesos. Yun nga, sobrang bilis niyang mag-move. So, yun naman yung gusto namin, mabilis siyang maubos. And itong those days, binibenta ko to ng 15 pesos isang buo. Kapag tingin naman is 3 pesos. So, bumili ako ng 10 piraso nito. And ito guys, ito, isa ito sa mga pa-promo nila. Itong Colgate, ang nakalagay dito ay buy 23, get 1 free. So medyo maingay po ang tricycle. Yun nga, back tayo kay Colgate, buy 23, get 1 free. So mukha, pag ito kasi binili mo, medyo may kamahalan. Pero iisipin mo dito is yung free niya na isa. Sayang kasi, binibenta ko to ng 8 pesos. So minsan lang magkaroon ng pa-promo si Colgate. So ginagrab ko na yung mga ganito. And at the same time, i-wholesale ko to. Kaya yun, mas okay sa akin kung may mga ganito pa-free. Pili po ako ng 4 na bundle. So sa isang bundle is 2 po yung kanyang nakalagay. So bali ano to eh, 23 plus yung isa 24. So ayan. Pili din ako ng Dell. Ito, isa ito sa mabenta sa mga fabric conditioner ko. Lahat po ng fabric conditioner ko ay 6 pesos lang isa. So yun nga guys, back tayo sa ating topic. Medyo maingay dahil hapon pa lang, mga nasa past 3 PM pa lang ng hapon. So medyo matao sa labas. Yung maraming may ginagawa. So yun nga, itong Dell ay isa sa mga mabenta ditong fabric conditioner dito sa aming tindahan. Lahat ng fabric conditioner ko dito, mapa Downy, mapa Champion na fabric, or itong Dell, lahat as in any color, 6 pesos ko lang siyang binibenta. So okay na sa akin kahit cents lang yung tubo or piso lang dos. Basta ang aim ko kasi is talagang mabilis siyang maubos. Ganun naman kasi guys, maganda kasi talaga na tumingin ka sa mga fast moving na item kasi ang balik nun sa'yo, bukod sa may kita ka na, pangalawa, maibibili mo kasi agad ng produkto agad kinabukasan. And bumili rin ako guys ng Sunsilk. Ito naman si Sunsilk is always naman to nagpapa-free ng isa. So ayun, bumili ako ng dalawang pack kasi nakapack siya. So ayun na, may free tayong isa bawat isa. So lahat po ng shampoo ko dito, lahat ng shampoo, Sunsilk, Palmolive, lahat ng klase ng shampoo is 6 pesos ko lang siya binibenta. And yun, yung mga conditioner naman like Rim Cell, ganyan, any brand, 7 pesos naman yun. So, talagang maliit lang yung aking tubo. Pero kasi, huwag ka. Sobrang bilis po talaga ng moving niya. And, ito pa guys.
Ito, bumili ako nito kasi dalawang tay na lang yun nandyan. Ito, mabilis to sa akin sa wholesale. Binibenta ko to ng 30 pesos, 6 na piraso. So, parang may free sila na isa. Or kung ibibenta nila sa tindahan, ayan, may tubo na sila na isa kung magkano man nila yung ibibenta. And, ito, bumili rin ako ng kulay green. So, ayan. And ito guys, Ariel. Shout out natin si Ariel kasi nagbago na po siya ng packaging. So, medyo tumigas yung kanyang plastic. Yan. Unlike kasi sa dati guys na medyo sobrang lambot na madali siyang mabutas. Ngayon, maganda na yung packaging niya. Para na siyang yung kay Tide. Ayan, matigas na yung kanyang plastic. Parang makunat. And ito, bumili ako ng red kasi hinahanap to. Dahil meron na siyang downy. Pero ang ano talaga sa akin dito, bestseller is yung original. Pero yun, dahil nga may naghanap, bumili po ako ng isang Tide. Ito naman tayo guys sa pangalawang box. Bali, bumili ako ng Choco Mucho isang box. Dahil mabenta to sa amin, binibenta ko to ng 8 pesos each. Ayan, and itong mga gummy worms na yung medyo bawas-bawas na yan. So, ayan, bumili ako. And itong chocolate chip. Ito, mabenta rin to dito. Bali, benta ko dito ay 15 pesos. Ang maliit, tapos yung malaki ay 25. Tsaka itong curly tops. Curly tops ay 24 pesos. Halos lahat itong box na to ay puro mga pang piso-piso na candy, ganyan. Ito guys, ano namin to, palaman namin yan. So, huwag nyo nang hinduhin yan. And ito guys, meron pala si Nor Sinigang, sampalok mix, na meron siyang pa-free na, ito, ano ba to, bayong? Parang eco bag, yan. So, buksan natin. So, ito guys, buksan natin siya. Bali, ito, yung ibang mga pa-free ko guys, yung mga wholesaler ko, binibigyan ko yan sila. So, ayan, meron naman akong ibibigay sa kanila. Ayan, malaking tulong yan sa kanila kasi kapag bibili sila dito, meron na silang lagayan, diba? Oh, maganda yung eco bag ni Nor. Ayan. Medyo maliit, pero tama lang. Kung bibili lang sila ng mga kape, isang tie, or ano, pwedeng-pwede na. Tsaka makapal ang kanyang eco bag. So, ayan. Yun yung pa-free ni Nor Sinigang Sampalok Original. Dito, bumili ako ng brownies. Bali, first time kong bumili ng brownie bites. So, hindi ko pa alam kung magkano ko siya ibibenta. Yan. And yun, sa ilalim ay mga cup noodles. So, ayun guys. Yun lang naman. Yun yan, mga biskwit. Ganun. Ito, Milkita, piso isa. And itong Cerebisco. Cerebisco na may pa-free na dalawa. So, malaking bagay yun. 6 ko siya binibenta. Bali, meron akong free na 12 pesos. Diba? So, ito pa guys. So, meron pa ditong pa-promo si Hansel. Guys, isa sa mga pa-promo nila, itong Fruities na biskwit na meron daw siyang free na isa na parang bagong flavor. So, ayan, Fruities Orange. So, dalawa po yung binili ko. Ayan. And itong Hansel, guys. Ito, meron siyang pa-free na Chucky. So, itong Chucky na maliit na to, sobrang mabenta to dito. Binibenta ko ng 14 pesos. So, malaking bagay yan. And ito, dalawa yung Hansel, isang chocolate at isang mocha. So, ito guys, trivia lang. Sa mga gustong bumili ng may mga pa-free, make sure lang yung free is magagamit nyo din. Either kakainin nyo or mabibenta siya. Pero mas maganda kung maibibenta mo siya dahil dagdag kita yun. So, sa case namin, itong Fruities is mabenta to sa amin. And for sure, itong orange na free niya. And lalo na to guys, yung sinasabi ko nga sa inyong Chucky na maliit na super fast moving to sa amin. So, talagang swak to sa amin. Kaya dalawa yung binili kong ganito. Bali, apat na Hansel and then dalawang Chucky na maliit. So guys, open natin ang pangatlong box. Taran! Kitang-kita ang kakainin ko muna. Ito is pang amin to, itong Pringles. Ito guys, bumili ako ng Coca-Cola. Binibenta ko siya ng 10 pesos each. Ganito siya guys. Ang laman niya ay chocolate. And ayan, bumili rin ako ng Choco Mucho. And itong si Skyflakes na, ayan, wala siyang pa-free ngayon eh. So ayan, isang balot. And itong mga Waffelo na ang flavor ay butter caramel and itong coconut cream. Ayan. So, ayun lang naman guys ang ating laman ng box. So, ayun. Ito po yung another box natin. Open natin. Tignan natin ang kanyang laman. So, ayan. Ano yung gunting? Charan! Mga dilata po ito. Bumili ako ng bumili ako ng mga ilang pirasong dilata. So, ito yung mga wala talaga dito sa amin. Ito, meron ako nakita ang pa-promo ulit, pero wala na siyang baso. For only 99 pesos, save as much as 6 pesos. So, malaking bagay na yung 6 pesos. So, binibenta ko to ng 30 pesos each.
And ito, bumili ako guys ng giniling na maliit. 100 grams, katumbas nito ay isang guhit kung ito ay ikikilo mo. And itong 552 na afritada, tsaka itong Century 2 na flexin oil, yung maliit lang, and yung malaki. Bumili rin ako ng maling. Ito, binibenta ko yung maling ng 115 pesos. And ito guys, ng Hokkaido, kasi ilang peraso na lang yun nandyan, ito ay binibenta ko ng 70 pesos. And itong C2 na 1 liter, binibenta ko yun ng 45. Ito naman ay 30 pesos, itong 500 ml. And itong Tanduay Ice, actually may Tanduay Ice pa kami dito, kaya lang kulay pink, so hinahanap nila yung blue. So bumili kami ng ilang peraso, in case na hanapin siya ulit, diba, meron tayong ibibigay. And itong Choyo Choyo. So dito guys, trivia lang sa inyo, madalas ako nakakita sa GC na sinasabi nila na ang Stiko ay wala nang tutubuin. Meron naman po talagang ganon. Yun po ay yung isang brand ng Stiko. Yung Stiko talaga yung nakalagay. Wala na eh, nawala yung aking kinain na Stiko na ganon. So ayun, yun yung wala ka talagang tutubuin. Pero dito sa Choyo Choyo guys, meron kang tutubuin dito kahit na ibenta mo siya ng piso-piso. And dito guys, bumili ako ng ito, tinapay para sa amin yan. So doon ako bumibili guys ng Cool Fever. Meron din ako ahente nito, pero pag wala yung ahente, wala silang stocks, doon kami bumibili. So ang puhunan nito ay doon ay 18.95. So mataas na siya, kaya ibibenta ko siya ng 25 pesos. No choice tayo. And ito. Ito oh. Flex lang natin tong napakaraming panghilot. So ito ay mura sila doon, guys. Ang puhunan nila doon ay 20. So, binibenta ko siya ng 35 yung strong. 30 yung strong. Dali, para malinaw guys, ito, ang puhunan nitong strong is 30. Benta ko siya ng 35. Ito namang mansinilla is 20. Bibenta ko siya ng 25. So, marami akong binili kasi mabenta to dito. And, doon lang talaga yung mura. Ayan. Ito, Nestogen. Ito yung gatas ng pambata. Yan, bumili ako ng 10 pirasong ganito. Huli guys, ito isang bag ng chichirya. Ayan, tigpipiso. And isang box ng yun yung malalaking chichirya na to. Na isasabit na namin siya. Then ito ang pinaka-demand ng mga tao dito ay ang Alibaba. Public demand. By request. Ayan, ilan yan? 100 pieces. So binibenta ko yun ng 5 piso isa. Sa iba daw guys, ang bentahan daw niyan nasa sa 7, minsan 8 pa nga. Dito sa tindahan namin 5. Kaya yung 100 pieces na yan, for sure, hindi yan aabutin ng 1 linggo. So ganyan. And ito, yan. So ayun lang ang sharing natin. So ayun nga guys, malaking tulong sa atin kapag nakakuha tayo ng mga freebies, mga pa-free sa mga produktong ating binibili, kasi malaking tulong to para mapalago ang ating tindahan. So bilang store owner, dapat... Ayun nga guys, medyo marami lang bumibili. Interrupt tayo. So balik tayo sa topic natin. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, maganda talaga na kapag tayo ay mamimili, meron naman kasi lahat ng groceries, meron silang promo section. So maganda na kumbaga sa karayom or sa suyod, suyudin mo or pasukin mo yung pinaka mahirap na daan para makita mo yung mga promo, kasi minsan nasa tabi yan, minsan naman nasa gitna yan. Kung hindi ka mag-iikot sa isang grocery, hindi mo yun mapapansin. So ayun, ako ay kasi talagang ayan yung unang-una kong pinupuntahan kapag ako ay nag-grocery, dahil alam ko na makakatulong yan sa paglago ng aking tindahan. So yun nga, isa yan sa mga dahilan kung bakit lumago yung aming tindahan, dahil sa mga freebies na nakukuha namin. So isa rin yan kasi, minsan kasi guys, diba, may pinapakita ko sa inyo na promo na hindi ko na tinatanggal, binibenta ko na siya kasama nung produkto. Isa rin yun sa strategy guys, para makilala yung tindahan mo na ay ito, hindi to nagtatanggal ng promo, talagang sinasama nila yung pa-promo nila. Pero syempre may additional ka na kahit papano doon sa ilalagay mong SRP sa kanya. So ganun lang yung mga discount guys. So bilang store owner, dapat talaga ay wise ka and masipag kang maghanap ng mga pa-freebies. So yun nga guys, ang sharing ko for today, medyo nakakapagod dahil kanina umaga pa kami umalis. So kararating lang namin, kahit na konti lang yung pila sa grocery, isa talaga sa pinaka-challenging sa atin is yung pag-grocery. Syempre lahat ng mga divider doon, lahat ng mga estante doon is kailangan mong tignan, lalo na kung wala kang listahang dala. So titingnan mo para ma-remind yung utak mo na ito pala, wala akong ganito. So yun nga guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para laging updated sa mga videos. Thank you.